Nasa mahigit 2 linggo na mula nang magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nagsimula ito nang ayon kay Russian President Vladimir Putin ay maglulunsad lamang siya ng isang special military exercise sa Ukraine. Subalit ayon sa United Kingdom at Estados Unidos, ito na ang pagsisimula ng pagsakop ni Putin sa Ukraine. Inakala pa noon ng Ukraine na masyado lamang umunong nag-iisip ang US at ang UK. Subalit hindi pala sila nagkamali at nagsimula na nga ang unti-unting pagsulong ng pwersa ng Russia sa Ukraine na ngayon ay nasa mismong loob na ng bansa. Nagsimula ng magdatingan ng mga tangke at militar ng Russia papasok sa Ukraine at dito na nga nagsimula ang atakihin ng Russia ang Ukraine na umabot na sa halos 500 mga sibilyan ng mga namatay na patuloy pa rin nadadagdagan sa paglipas ng mga araw. Ang kaguluhang ito na hindi inaasahang mangyayari, tila giyera na nangyari noong 1883 at muling nangyayari ngayong 2022. Ang puwersa ng Russia ay higit na mas malakas kaysa sa Ukraine sa kahit anong aspeto. Mula sa mga sundalo hanggang sa mga kagamitang pandigma, ang US at NATO ay hindi makapagpadala ng tao dahil sa takot na magiging hudyat ito ng mas malawak na kaguluhan sa Europa. Ano nga bang eksaktong dahilan kung bakit sinasakop ng Russia ang Ukraine bukod sa alam nating ayaw nilang mapasabi ito sa NATO? Ang kwento sa likod ng pananakop na ito ay kwento lamang ng nag-iisang tao sa perception niya sa mundo na inakalang sa kanyang gagawin ay basta-basta na lamang niya mapapasulod ang mga Ukrainian at isusuko ang kanilang bansa. Siya ay walang iba kundi si Vladimir Putin, ang taong masyadong minaliit ang mga Ukrainians na sa huli ay siya din ang magiging talunan. Paano nga bang matatalo si Vladimir Putin sa laban na ito sa Ukraine? Upang mas maintindihan natin ang dahilan, kailangan nating tingnan ang 2 bagay. Una ay kung ano ang sinabi ni Putin bago pa ang pananakop niya at ang pangalawa ay kung ano ba ang mangyayari kung sakupin niya ang Ukraine. Ilang araw bago ang pananakop ay nagsalita si Putin sa harap ng mamamayan. Isang napakahabang salaysay hanggang sabihin niya na ang Ukraine ay hindi talaga isang bansa at ito umano ay parte lamang at ginawa ng Russia. Ayon pa kay Putin, ang Ukraine ngayon ay nais kunin ng Estados Unidos at ng Europa kaya naglagay sila ng mga makabagong Nazi na siyang kokontrol sa bansa. Sinabi niya ang lahat ng ito sa kanyang talumpati. Ang Nazi noong unang panahon ay isang partido o mga taong naniniwala sa masidhing pagprotekta ng kanilang bansa at otoritarya na pamamahala. Ayaw nila sa liberal na uri ng demokrasya at sa sistemang parlamentaryo. Ito ay pinamunuan noon ni Adolf Hitler. Ayon din sa talumpati ni Putin, ginagawa umuna ito ng mga nasa kanluran upang mapilitan ang Ukraine na sumapi sa NATO na magiging malaki ang tulong upang matalo ang Russia. Tulad umano ng ginawa ni Hitler 80 taon nang nakakalipas. Naniniwala si Putin na walang dapat makinabang sa Ukraine kundi ang Russia lamang. Sa kabila ng pag-angkin ni Putin sa Ukraine na tila gumagawa ng sarili nitong kasaysayan at mga delusyon, marami ang naniniwala na ayon sa totoong kasaysayan, ang Kyiv na kapitolyo ng Ukraine ay isa ng maunlad at mayamang syudad noon bago pa man mailagay sa mapa ang Moscow. Ang Ukraine ay may luma at sariling kultura na pilit na iniiba ni Putin upang umayon ito sa kanyang kwento. Ngayon ay dadako tayo sa sinasabi ni Putin na ang Ukraine umano ay kinukontrol ng mga makabagong mga Nazis. Totoo naman talaga na may isang paksyon ng mga far-right neo-Nazis na may sariling partidong politikal at puwersang militar sa Ukraine. Subalit ang puwersang militar na ito ay nakipagsanib puwersa sa mga sundalo ng Ukraine 8 taon nang nakakalipas upang labanan ng Russia sa tangka nitong pagsakop ng mas marami pang teritoryo sa Ukraine. Kung babalikan natin noong taong 2014, nang sakupin ng Russia ang Crimea sa east of Ukraine, ang puwersa ng mga makabagong Nazis ay naroon mismo sa lugar upang pigilan ito. Sabihin na nating medyo may pagka-bad guy nga ang mga makabagong Nazis dahil sa may sarili silang ipinaglalaban. Subalit walang katotohanan na silang kumukontrol sa buong Ukraine dahil 2% lamang mula sa kanilang paksyon ang may katungkulan sa pamahalaan at napakaliit lamang ng kanilang bilang kung tutuusin.
Sa kabilang banda, may ilan naman sa mga sinasabi ni Putin ay totoo na ang bansang Russia at Ukraine ay dating nagtuturingan na magkapatid na bansa. Konektado sila sa kultura, lengguwahe at kasaysayan. Subalit ngayon ay sawa na ang mga Ukrainians. Ayaw na nila kay Putin at lalong ayaw na nila sa impluensyang nanggagaling mula sa Russia. Ngayon ay isa-isahin natin ang mga sinasabi ni Putin ayon sa kanyang sariling kwento. Una, ang Ukraine umano ay pag-aari ng Russia. Ang pangalawa, ang Ukraine ay nais na kunin ng mga bansa sa kanluran at ng Estados Unidos. Pangatlo ay ang Ukraine umano ay pinapatakbo ng mga makabagong Nazis at gagamitin ng NATO bilang tulay upang talunin ng Russia. At ang huli, kailangan umanong sakupin ni Putin ang Ukraine upang makalaya na ito sa kung sino man at upang iligtas ang Ukraine mula sa mga kanluranin. Ito ang mga nasa sariling kwento ni Putin na maaaring pinag-aaralan niya noon pa man. Повторю. Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Ito ang kanyang nakikitang dahilan kaya ngayon ay mahigit 2 linggo na nilang kinukubkob ang Ukraine. Ayon pa sa kwento ni Putin, matapos ang pagsakop na ito ay makakalaya na sa wakas ang Ukraine sa kung sino man at muli itong magiging kaalyansa ng Russia at muling tatanggapin si Putin upang pasalamatan at ituring na bayani at tagapagligtas mula sa mga inimbento niyang kalaban ng Ukraine. Subalit hindi ito ang nangyayari ngayon. Dahil lumaban ng mga Ukrainians, dinipensahan nila ang kanilang bansa. Maraming mga sibilyan ang nagboluntaryo na maging sundalo at maraming mga Ukrainian ang nagsasabing hindi sila kailanman mapapasailalim sa Russia at hindi sila ang dapat na umalis kundi ang mga Ruso. We are ready to fight. And like fight like hell. This is my city. This is my land. I have to protect it. You do not feel they're going to succeed in taking out your administration and your government? No way. As they will never take Kiev. The entire world is witnessing the determined and brave resistance by the Ukrainian army and population. Ang katapangan na ito ay pinangunahan mismo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky dahil sa kabila ng pag-anyaya sa kanya ng Amerika na dadalhin siya sa Amerika kung saan mas ligtas siya kasamang kanyang pamilya ay tinanggihan niya ito at sinabing nandito na ang laban at hindi ride ang kailangan niya kundi mga ammunition. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим Слава Україні! Ipinapakita ng Ukraine na hindi sila natatakot sa Russia at handa nilang ipagtanggol ang kanilang bansa sa kabila ng pagkadehado ng kanilang puwersa. In the event of Russia opting for escalation, Ukraine will defend itself. Subalit alam natin kung gaano kalakas ang Russia. Kaya nilang sakupin ng madalian ng Ukraine kung nanaisin lamang nila. Maaaring mag-utos si Putin na magpadala ng mas marami pang puwersa upang bombahin ang buong bansa at maaaring sa isang iglap ay siya na ang namumuno sa Ukraine. Subalit ang hindi niya alam, siya mismo ang nagiging kalaban ng kanyang bansa at masasabi natin na unti-unti na siyang natatalo. Sabihin na natin na magpapatuloy ang Ukraine sa pagdedepensa sa kanilang bansa at ang Russia naman ay patuloy na magpapadala ng maraming puwersa upang masakop ang Ukraine. Kung nanaisin nilang sakupin ang Ukraine, mangangailangan sila ng napakalaking pondo upang gawin nila ito. At kung masakop man nila ang gawing silangan ng Ukraine, ay naroon pa rin ang gawing kanluran nito. Sa laki ng Ukraine, na pangalawa sa pinakamalaking bansa sa Europa, gagastos sila ng malaking pera upang sakupin ang kabuuan nito. Hindi na gaanong makakadepende ang Russia sa pondong makukuha nila sa kanilang bansa dahil sa napakaraming severe economic sanctions na ipinataw sa kanila ng iba't ibang mga bansa. Kabilang na nga dito ang pagpigil sa paglalabas ng pera ng kanilang mismong bangko sentral. Sa dami ng mga parusang ito, tiyak na tatamaan ang ekonomiya ng Russia at unti-unting bababa ang kanilang mapagkukunan. Dumako naman tayo sa mga tao sa Russia.
Marami sa mga Russian ang hindi pabor sa ginagawang ito ni Putin. Maraming Russians ang nakapag-asawa, may kapatid, anak at kamag-anak sa Ukraine, gayon din ang Ukraine sa Russia. At sa mga nangyayari ngayon, na may mga musmus na rin namamatay bunsod ng kaguluhan, hindi ito maatim ng maraming mga Ruso. Makikita din ito sa mga kabi-kabilang protestang ginagawa ng mga Ruso kasama pang mga protesta sa iba't ibang mga bansa. At ang pinakamatindi pa nito, ang mga makapangyarihan at pinakamayamang mga tao sa Russia na naglagay kay Putin bilang pangulo ng Russia, ang mga oligarko, ay siguradong hindi na natutuwa sa mga nangyayari dahil na nga sa mga sanctions na ang ilan ay direktang tumama sa mga personalidad kabilang na si Putin, ang kanilang mga assets ay kasalukuyang nakahold. Hindi sila makapaglabas ng pera at mahirap din para sa kanilang kumilos. Ito naman talaga marahil ang nais mangyari ng mga bansang nagpataw ng sanction sa Russia. Magagalit ngayon ang mga oligarko kay Putin at maaaring siya ang pagtutulong-tulungan. At sa ginawang pag-atake ni Putin sa Ukraine, nakita ng mga Ukrainian kung paano mamatay ang kanilang mga kamag-anak. Sa tingin ba niya ay muli pa silang papanik sa kanya? Hindi na sigurado. Ang mga detalye sa kanyang sariling kwento ay maling-mali sa katotohanan at ang mga nangyayari ay hindi nakaayon sa kanyang mga kagustuhan. At dahil din sa ginawang ito ni Putin, mas magkakaroon na ng pagkakaisa ang mga bansang kasapi ng NATO na patuloy na nagpapaubot ng tulong sa Ukraine. Ngayon ay nakita na nila kung paano kumilos si Putin at maaaring alam na nila kung anong kanilang gagawin sa susunod na mangyari ito. Ang Russia ay napakagandang bansa, kultura at tao. Marami sa mga taong ito ay ayaw sa kaguluhan at gera. Ang gusto nila ay kapayapaan, pagunlad at pagkakaisa. Subalit paano itong mangyayari kung ang kanilang leader ay makasarili at may sariling paniniwalang pinaninindigan? Natuwa ka ba sa video? I-like mo naman. Mag-iwan na rin ng bakas sa comment section sa baba. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa mga latest uploads ko. Maraming salamat mga paps. Magandang araw po.